Isang magandang araw ng Sabado, mga ka-cube. So, bali, eto. Sabado na ng hapon. Ito, kalalabas lang natin sa ating kampanya. So, bali, eto. Umaga ng Sabado ng madaling araw, mga ka-cube. So, bali ito, papasok tayo sa ating full-time job. So, bali, pupunta muna tayo ng Tim Hortons. Bibili tayo ng baon natin. Kita nyo, maaga pa talaga ako dahil wala pa sasakyan sa daan. Napakaluwag. At medyo lumalamig-lamig na, kaya kailangan natin ng kape pang pagising. Bali, mag-aalas 5 pa lang ng umaga. So, may time pa tayo para bumili ng Tim Hortons. Yun, samahan nyo ako. Can I have one large triple, one plain bagel with cream cheese toasted? Yeah, no, cream cheese. And a classic muffin, sausage English, yeah. And then could you add also a hash brown? Yeah, that's all. Okay. Yeah, so, bali, naka-order na tayo, nag-Tim Hortons muna tayo. Medyo natagal yung pagkuha ng order, mga ka-cubes, dahil tingin ka malaki-laki yung in-order ng isa. Sa unahan natin, bali, dalawang sasakyan yung nasa unahan natin. Pero okay lang. So, nakalimutan ko po pala, magandang umaga, araw ng Sabado ngayon. So, bali, eto, kung makikita nyo, madilim pa. So, tingin nyo ba, magpa-part-time tayo? Hindi po tayo magpa-part-time. Bali, papasok po tayo sa full-time job natin. So, bali, hindi tayo nakapag-part-time ng mga nakaraang araw. Kasi, yun nga, medyo busy tayo sa full-time job natin. So, eto, kasi medyo 10 hours a day tayo yung magtrabaho ngayon. Isang buong linggo hanggang ngayon, Sabado. So, bali ngayon, pumasok ko na maaga, papasok tayo ng alas 5, bali, 4:40 pa lang, 4:49 na pa lang, natenga tayo dito sa drive-thru. So, yun. So, yun muna, mga ka-cube. So, bali, ito, hintayin natin yung order natin. Ganun, ewan ko, maabot tayo ng alas 5, bali, 4:50 na. Medyo malapit lang naman dito yung company namin, kaya dito na ako naman sa Tim Hortons. Kasi wala pang 5 minutes na doon, pero baka matatagalan tayo dito dahil mabagal kung hindi Pilipino yung mga naka-shift ngayon, kasi pag Pilipino yung nandito, mabilis nila. Ngayon, ewan ko, tingnan na lang natin. Kasi every time, saglit ka, mga 2 minutes, 3 minutes lang, nakaready na yung order ngayon. Medyo matagal. Grabe, antok na antok pa ako, mga ka-cubes. Nung Osak Dumising, mga bandang mag-aalas 4, naligo na lang sa saglit, shower. Tapos ngayon, eto, pasok na naman tayo. Ewan ko mamaya kung makapag-part-time tayo, mga ka-cubes. So, sa tingin ko, hindi muna. Bahala na, depende. Kaga naman tayong uwi, alas 3, uwi na tayo siguro. Ba't may mga tao? Ang tagal, mga ka-cubes. Bali, normally, dalawa sila dito eh. Dalawa pa nga yung katulong niya rito. Ewan ko ba't ngayon nag-iisa siya, solo flight talaga siya. Medyo naiinis na nga yung mga tao sa drive-thru kasi medyo matagal-tagal talaga. Solo flight, kaya pala. Nako, nalaglag pa yung hash brown ko. Buti na lang, pinalitan niya. Kitang-kita ko nalaglag. Mukhang natataranta na si kabayan sa haba ng pila ng drive-thru. Wawa naman siya.
solo ka ngayon ah. Ngayon pala, naku. Galit nila talagod. Thank you. Solo naman pala siya mga ka-Cubs. Okay na, pagpasensya na natin. One man show. Grabe, hirap yung ganyan ha. Nasa kaka, tapos ikaw pa yung gagawa ng pagkain. Nako. Saludo ako sa inyo. Ayan mga ka-Cubs, so punta na tayo. 4 minutes, abot pa tayo yan. Ayan mga ka-Cubs, kalalabas lang natin ng drive-thru ng Tim Hortons. 4:56 na, aabot pa kaya tayo ng alas 5 pagdating sa ating kumpanya. Tingnan na lang natin. Rat-ratin natin to. Hindi, malapit lang naman taga Macris. Kung makikita nyo, hindi ko na ipopos yung video. So yan, so bali, dire-diretso yan. Basta ganito umaga, napakabilis yan. Dire-diretso na yan. Abot tayo ng 5 o'clock. Sakto. Para makauwi tayo ng umaga. Umabot ng 3 o'clock, 3:30. Uwi na rin tayo. Seconds pala. Yan na, andyan na tayo. Nakana na tayo dyan. Dyan na yung ating trabaho. Ito yung ating full-time job. Sa abot pa mga ka-keep. So bali meron pa tayong 2 minutes. 2 minutes pa tayo. Napakati pa lang 1 minuto. Hindi pa, 3 minutes, 4:57 lang pala. Ano naman ito yan? Kaya naman, kips, nandito na tayo sa ating putang job. So, naglalagay muna ako sa loob. Dapat-dapat tayo. Ayun mga mga kips, kita-kits ulit tayo. Maya-maya! Maya hapon pala. So yun mga ka-Cubs, so umabot tayo ng alas 5, meron pa tayong balance sa 2 minutes. So yun, bibihis muna tayo sa locker room. After 10 hours. Isang magandang araw ng Sabado mga ka-Cubs. So bali, eto, Sabado na lang hapon. Ito, kalalabas lang natin sa ating kampanya. So bali, ito, tatatapos lang ng overtime natin. So ito, nagbukas ako ng apps kasi meron tayong schedule ng 3 to 5. So alas 3 na. Sakto naman, may pumasok. $16 agad. So, tapos malapit lang sa bahay to. So, on the way naman yung restaurant. Pagkain lang siya. Ito, kagandahan. $16, $16.25. Pagkain lang yung pipick upin natin. So, yun. Punta na muna tayo doon sa restaurant. So, malapit-lapit lang dito rin sa trabaho yung restaurant. Yan. So, on the way na saka. Nakakada lang tayo dyan. Tapos, kakalawa tayo maya-maya. So, yun mga ka-Cubs. Kita-kits ulit tayo maya-maya. So, yun mga ka-Cubs. So, medyo natagal lang tayo sa pagpa-part-time ulit. So, bali, busy-busy tayo ng isang buong linggo. So, hindi tayo talaga nakapag-part-time. So, ngayon lang kasi magaga tayo nakauwi ngayon. So, alas 3 tayo nakauwi ngayon. So, meron pa tayong time para mag-part-time. Meron tayong 2 hours ngayon para makapag-part-time. So, matatapos lang din ang overtime natin. Pero may part-time na naman tayo ngayon. O, di ba? Saan ka pa? So, ganyan talaga ang discounting Pinoy dito sa Canada. Hanggat merong bakanting oras, patusin natin. Sayang naman eh. Kung tutunga nga lang tayo sa bahay, di ba? So kaya pa naman, mamaya tayo magpapahinga siguro, mamaya pag uwi natin, pahinga muna tayo saglit. Tapos tignan na lang, ewan ko na lang kung makakalabas pa ako mamayang alas 5. Kasi alas 5, meron ulit tayong schedule. Pero ewan ko, pero parang pagod na rin ako. So tignan na lang natin mamaya. Tapusin muna natin itong isang order na kinuha natin for $16. Sayang din. So yan mga ka-keep, so bali ganun lang discount natin. So pag labas natin ng trabaho, kung bakante yung DoorDash, kung meron siyang schedule, kinukuha natin yan kahit 1 hour, 2 hour. Kung meron pumasok na order, papunta sa on the way, pauwi sa atin, kinukuha din natin yan. So, pandagdag din yan, di ba? So, hindi na masama yan. Tulad dito, $16 ka ako kanina. So, meron na tayong pandagdag pang gasolina. So, hindi pa rin pa pala ako nakapagpag-gasolina since last week. Since hindi nga tayo nakakalabas, so medyo puno pa rin naman. Lampas kalahati pa rin yung ano natin, gasolina natin. So, tingin ko medyo nakatipid tayo ngayong ano to. Bali nga pala yung gasolina natin, kasama na dun yung gasolina natin sa pagpunta at pabalik sa trabaho. So yun ang kagandahan. So nasasali yung gasolina natin dun. So di ba? So yun ang magandang diskarte. Tapos kasama pa natin si SB sa trabaho. So hindi tayo lugi. So yung pamasahe, kumbaga, napupunta lang talaga sa isang sa gasolina.
So ayan mga ka-cubes, so ayan, malapit-lapit na tayo sa ano, sa... So ayan, so andito na tayo sa restaurant. Kaya lang, medyo traffic lagi dito. Kasi Indian, ano to eh. Indian restaurant karamihan dito. Medyo mahirap mag-park. Kita nyo, laging puno yung parking. So, baka doon tayo sa kabila mag-park. Andun sa kaliwa. Kaliwa yung restaurant, Silver Spoon. Mabuhusan pa ata tayo ng parking mga ka-cubes. Doon na lang tayo sa kabila mag-park. Ayan. Ayan, may isa. Pwede tayo dito sumingit mga ka-cubes. Ayan, buti na lang, baka andito isa. Dito tayo. Ayan. So ayan mga ka-cubes. Yan tayo pipick up. Yan tayo pipick up sa Silver Spoon yan. Yan, yan ang tayo pipick up. Pasok muna sa loob mga ka-cubes. Pasok muna tayo sa loob. Tara, pasok tayo sa loob. Kunin na natin yung order ni customer para ma-deliver na natin. So yun mga ka-cubes, so bali na pick up na natin yung order ni customer. So mabilis, ready na agad, hindi ako makapaniwala. Malaki-laki to ha, $14 kung wala yun. Kasi may additional na $2 ngayon, kaya naging $16. So bihira actually mag-tip yung mga Indian. Pero ito malaki to. So yun ako, kaya kinuha ko agad. Kasi kaya nga nagdalawang isip akong tignan kanina. Kasi alam ko yung restaurant na to, Indian restaurant to. So normally, hindi talaga nag-tip yung mga Indian. So kaya laking gulis kaya sabi ko, tingnan ko pa kaya to kasi alam ko baka ako ano, mababa yung orders. Pero yun, malaki-laki rin eh, $16.25. So yun, tingnan natin, pick up na natin, direction into the Mondeo. Bali 6 kilometers na, tapos ang lapit dito sa bahay. So yun, so punta muna tayo kay customer. So yun, so na drop off na natin yung order ni customer. So bali ito, babalik na tayo dun sa, or uuwi muna tayo siguro. So kita nyo naman, wala pang half an hour, pagkalabas natin sa ating full-time job, sa overtime natin, eh, naka $16.25 agad tayo. O, diba? So, dagdag ano rin yan. So, bali, naka 300 plus na tayo sa overtime natin, plus $16. O, ano, aayaw pa ba tayo yan? O, diba? So, yun. So, bali, tignan na lang natin kung makakalabas pa tayo mamaya pag di ako tinamad. Kasi, pag umuwi na ako, sigurado ko, tatama din na ako niyan eh. So, tingnan na lang natin mamaya. Kita-kits na lang tayo mamaya. O, kaya bukas siguro. So, yun. So, bali, ganun lang talaga ang ginagawa natin dito. So, ewan ko kung wag din natin abusuhin yung ating katawan. Siyempre, kailangan din natin magpahinga. Pahinga muna tayo siguro. So, kaya uwi muna tayo. O, bahala na. Tingnan na lang natin. So, yun mga ka-cubes. Munti ko na makalimutan. May pinapabili nga pala si SB. Nagpapabili pala siya ng Tim Hortons paglabas ko raw ng trabaho. So buti na lang, di pa tayo nakakauwi. So dadaan muna tayo ng Tim Hortons bago tayo umuwi. So bahala na kung may pumasok na order or wala. So kung wala, dadaan muna tayo ng Tim Hortons tapos uwi na tayo. Pero kapag may pumasok na order na maganda-ganda, kukunin muna natin. So ganoon na lang muna ang gagawin nating diskarte. Grabe, sabi nga ng katrabaho ko, hanap patay na daw. Hanap patay na daw itong ginagawa natin. May overtime na, nagdo-DoorDash Uber Eats pa. Ganyan talaga mga ka-cubes, di ba? Magpapasko na, kailangan natin mag-ipon-ipon. So marami tayong kailangang bilhin. Naka mga ka-cubes. So bali, nakabili na tayo ng pasalubong natin kay Esme na Tim Hortons. Meron naman pumasok ng order for $24. Malapit lang, 12 items lang. So saglit lang to. So bali, kinuha ko na rin. Sayang rin naman. So $24 plus $16. Magkano na rin yun? Wala pang isang oras. So bali, $3.40 pa lang. So matatapos agad natin to. So sakto. Siguro hindi pa naman tunaw itong minili kong ice cup niya. Bahala na, binalot ko na lang siya. So ayun, so bali punta muna tayo sa Superstore. So ayun mga ka-cubes, so bali andito na tayo sa pipika pa natin, Superstore na naman. So ayun, wala ba tayong kapaguran mga ka-cubes? Biruin nyo, galing tayo ng overtime ng 9 hours. Ito na naman tayo, diretso pa tayo sa pag-to-DoorDash, sa pagpa-part-time naman ngayon. Ewan ko ba? So bakit ba natin ginagawa nga ba ito? Pinapagod ba natin sarili natin? Hindi naman, kasi papapahit din tayo mga ka-cubes. Kailangan natin mag-bawas ng timbang. Hindi tayo nakakapag-exercise.
Bali, parang ito na rin yung ating exercise. So yon, so bali, iihi na muna ako. So yun, so dito tayo sa loob, pasok po tayo. So ayan, umpisa na natin yung pag-grocery natin. So bali, tignan muna natin yung app kung ano ba yung mga kailangan nating bilhin. Few moments later. So yun mga ka-cubes, so bali, yan. Bilis lang, saglit lang, bali 11 minutes na tapos natin itong grocery shopping na to. Plus another maybe 10 minutes again sa delivery. So 20 minutes, saka $24 tayo. So yun, so ano na tayo. Uwi na tayo siguro pagtapos ito. Baka, para, baka hindi pa tunaw yung binili nating ice cap para kay SB. Tingnan na lang natin. Hindi pa tunaw yun. Hopefully hindi pa, para hindi na tayo bumili. So ayan mga ka-cubes, so bali, malapit na tayo kay customer, 500 meters na lang, 1 minute, nando na tayo. So bilis lang, so bali magpo 4:30 na. So ayan, tingnan natin kung makakamagkano tayo ngayon. Baka ito lang, hindi natin sigurado kung ito lang yung i-deliver natin mamaya kasi hindi pa tayo nakaka-uwi. Tapos alas 5 yung schedule natin ata, 5:30. Oh, okay lang yan. In 300 meters, your destination will be on the left. Parang pamilya ko sa akin itong delivery na to. So yan, deliver na natin to. Okay, deliver pa ng iba. Ayan, 54 tayo. So yun, so bilis, naka $40 na tayo sa dalawang delivery lang. Sa loob lang halos ng isang oras. Hindi na masamain ha. So yun, so balik na tayo sa bahay, uwi muna tayo, pahinga tayo saglit. Tapos, tingnan natin kung makakalabas pa tayo mamaya. Kung sasagat pa ba tayo o bukas na lang ng maga. Tingnan natin. So depende yun sa mood ko kung ganado pa tayo lumabas ngayon o hindi. Pero tingin ko pahinga muna tayo, medyo napagod na tayo sa trabaho eh. Almost 1 week na tayong dire-diretso sa overtime. Tapos meron pa tayong gana mag part-time. Para tayong di naubusan ng lakas, sana huwag naman tayong singilin ng aking katawan. Kaya ito, so yun, so balik na muna tayo sa bahay.